Nandito kami ngayon dito sa amin sa bukid, sa Nauhan. Medyo madumi na, kita nyo naman. Hindi medyo, madumi na talaga. Madamo. Sabado ngayon, wala kaming trabaho, kaya maglilinis muna ako dito. Para mag-amit na mataniman. Baka magkaroon na ng ahas eh. Ano, ang daming dumi. Ito siya, ayan. Ayan o. May bakod siya dyan kasi kulungan niya ng pato. Tututong green na to. Ang dumi o. Ito may mga papayan tanim dyan. Bumubunga na yan. Kaya maglilinis muna ako tuwing Sabado kasi pupunta ako dito. Tatanim pati ako ng mga puno. May dala akong puno, guyobano, abokado at saka lansones pero tigigisa lang. Kumuha yung anak ko ng rambutan. Ito. Ito siya. Hinug na yan. Red na red. Sisimulan ko na. Nasimulan ko na ng konti. Hindi ko lang na video. Ayan. Kaya ayan, gagamasin ko muna yun. Tapat na yun. Ito yung tatanim namin. Ano nga ito? Lansones ito, ano? Lansones. Tapos, ay, sira. Ito, guyobano ito. Ito ay avocado. Nakita. Ito, avocado. Tatanim namin mamaya. Plastic. Itong mga plastic na to, ito yung ginamit, gagamitin sana namin taniman ng bell pepper. Kaya lang nakain ng patoy, mga pinila, hindi na natulog. Oh no! Mula naman diretsyo. Patay. Hindi yata namin matatapos ito.
lakas ng ulan. Parang ano yun. Tamaan ako. Tinola. Naglalakad. Ayan o. Oh, papunta sa papaya. Ayos na ano, ano, naglalakad na tinola. Ayun o, kay katabi ng papaya. Oh. Bagay silang dalawa eh. Okay na uli. Mainit na uli. Mainit na uli ang araw. Ayun, pangit naman yung ganito. Baka lag natin. Sus. Ayan. Sunod kong nilinisin. Babawasan ko lang ng damo, hindi ko naman nilinisin ang katulad nito. Para lang hindi humaba yung damo. Meron nga pala akong itatanim. Ito. Ito ay palm tree, bunga. Ito ay gagawin kong bakod. Tatanim ko siya na may gap siyang mga 2 feet sa bawat isa para pag lumaki sila magkakaroon lang sila ng gap na halos isang 1 foot lang sila yung magsisilbing bakod. Matibay kasi ito, matigas. Mamaya tatanim ko yun. Hindi ko pala ito may tanim. Kasi yung pagtataniman ko baha. Kaya next Saturday ko na lang itatanim. Malalim yung tubig. Ito po kasi siya itatanim. Hindi sana malalim ang tubig. Hindi pwede. Sunod ko na lang itatanim yung munang mga guyabano ang tatanim ko. Umuulan na naman. Magkakasakit ka nito. Mainit na naman. Uulan, iinit. Ganun ang panahon dito ngayon. Ah, pala, last week, gumawa ako ng taniman ng ampalaya. Ito yun. Yan, may balag siya. Tapos dito ko siya itatanim. So, tab na to. Para hindi sa kalkali nung tinulang yun. Yan, lalakad na yan. Madami yan, nakakulong iba, nakalabas lang. Ay pag nakakalabas, kinakain yung talbos ng mga tanim. Kaya diyan ko siya tatanim kahit magdamuhin ito. Hindi siya maapektuhan kasi nandito siya sa loob. Tapos dito siya kakayat.
Nandito ko na lang tinanim yung guyoban. Ayan na siya. Tapos yun pa, avocado at canzones. Tapos dito yung avocado. Lagyan ko lang siya ng panila kasi hindi siya ng pahakal na dumaan. Tanim po dito eh, mangga. Ito. Hinag na yung mga siliyo. Ayan o. Dahil pang bunga dito. Sayang kukunin ko. Ito kasi yung tinanim namin dati. Napabayaanan eh. Sayang. Ayan o. Hindi itong puno ng sili. Ayan. Ito pa. Ito pa. Tanim ako dito. Rambutan. Tingnan ko kung buhay pa. Ah, ito buhay pa. Ayan lang, may langgan. Pa naman ito. Tapos mangga uli. Ito malaki niya. Ito mapapaya. Magbibili ka nito sa tindahan. 4 pesos per kilo. Ang dami. 4 pesos niya. Pero hindi naman yung binibenta. Pwedeng humingi. May patola pala dito. May bunga. Sayang. Kunin ko na ito. Iisa lang. Di maalis. Ayaw. Wala na. Iisa lang. Sayang. Madami sana. Madami naman, eh kaya lang ayun yun. Mga gumulang na. May isa pa ayun. Kunin ko din. Eh 30 pesos din ang kilo nito eh. Oh, di nakasave ka ng 30 pesos. Kunin ko. Susungkitin ko na lang. Oh, ito, nakatatlo ako. Isipin mo kung saan kilo yan. 30 pesos na yan. Tapos may sili. May sili.
Ito 3.5. Oh, di halos 10 pesos to. Baka natipid. Ito yung magulang na patola. Ito yung ginagawang panghilod eh. Ito yung binhi. Ito yung ibuksan natin para makita niyo. Yung buto nasa loob. Wala ang buto. Meron na yun. Yun, ang buto niya. Ito. Yun yung patanim namin. Nagawa kami ng magandang balag. Kasi, ay, pag naman tinanim sa puno, kung gano'ng kataas yung puno, gano'n din siya kataas. Paano makukuha na sa dulo? Kaya maganda. Yung katulad nung ginawa kong balag sa Ampalaya, mababa lang. Tsaka maganda din ang tingnan. Tingnan nyo to, oh. Ang dami niyang buto. Oh, grabe. Isang puno lang yung itanim mo. Ang dami niya nang bumunga. Oh, ito, meron ka ng panghilod. Oh, hindi ka nabibili. Nakasave ka pa. Oh? Kita nyo, oh. Yan din yun, eh. Pinaprocess lang nila. Ito na yun. Ang hilo na binibili nyo sa mga malls, palengke. Ayan. Kaya kung meron sa inyo mga bakanteng lote, lupa, yung maliit lang, taniman nyo. Pag hindi sa inyo, magpaalam kayo. Hindi man siguro magagalit yung may-ari nun. Kasi iba yung may tanim. Hindi lang papagawa ng titulo. Mag-aaway kayo. Yun muna ngayon. Next Sabado, next Saturday, tutuloy ko lang to. Linis uli. Mamaya lilinisin ko to. Tapos, pataniman ko. Siguro matagal pa yun. Siguro 2 weeks pa. Meron ako na punlang ampalaya eh. Visible na siya. Naikli pa lang. Maliit pa lang. So yun muna. Pa-support naman po. Paki-subscribe, like and comment. Thank you.